Magandang hapon po. Good afternoon, saints. Naku, umupo na kayo kaagad. Will you please rise up again and greet everybody na maabot ninyo. Now let this be our practice, no, to greet one another kasi magkakapatid tayo kay Lord eh. Sige, batiin natin. Gitian nyo yung bawat isa para alam nyo, pag nakatulog siya, madali nyo sabihan, uy, gising ka, ganyan. Di ba? Yan, praise God. Ganun din sa taas. Hallelujah. And also for those who are in the internet, we praise God for you. Kasi alam namin, some of you are very far from our place. Iba naman sa inyo, may sakit. Iba naman sa inyo, duty. O kaya may ginagawa sa trabaho. And yet, you still chose to join us. Kaya naman, we're so thankful to the Lord. Batiin natin sila, no? Kaway tayo sa kanila. Andun yung camera. Yan, praise God. Thank you, Lord. Okay, tayo po'y maari ng maupo. Hallelujah. God is so good to all of us. Now, alam po ninyo, kamakailan lamang, yung kapatid ko po, nag-uusap kami. Sabi niya, Kuya, meron akong nakilala, ang sabi niya, ayokong ano, sabi niya, Christian siya, pero he was telling me that he doesn't want to read the Old Testament Bible. Bakit? Sabi niya, kasi yung Diyos doon sa Old Testament, magagalitin. Yung doon, tsaka laging ano, judgmental. Parang laging paparusahan ka. Kaya ayokong basahin yung Old Testament, kaya naman I choose to read the New Testament. Kaya parang ganun ho yung kanyang idea. Ngayon, mayroon din bang kayong ganung pakiramdam? O hindi nyo talaga pa nabasa yung Bible? Kaya yung mga nagkakaroon ng ganung pakiramdam, minsan dahil sa nababasa nila, no? Pero for some of us, wala tayo talagang minsan, hindi ko naman kayo hinuhusgahan, kaya lang siguro, bago pa lang kayo nakilala sa Panginoon, so hindi nyo pa talaga nabasa lahat. Natanungin ko lang, out of curiosity lang ha, huwag kayong mahiya kung hindi nyo pa nabasa, just be honest. Mas masama yung nagtaas kayo, hindi naman pala totoo, no? Ngayon, ganito, ilan sa inyo nabasa nyo na yung buong Bible? Pakitaas ang kamay. Oh, good, sampo. Okay, now. Sino ilan sa inyo nabasa nyo na yung buong New Testament? New Testament lang. Good, 15. Yung Old Testament. Oh, 3 lang. Anyway, kung titingnan nyo ng mabuti, pag-isipan nyo mabuti, sino man sa inyo ang naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Oh, great! Halos lahat. Eh, ba't di nyo binabasa? Di ba? Parang ang laking disconnect, no? Ang laking disconnect. Minsan yung ating paniniwala at saka yung ating practice, ibang-iba. No? Ibang-iba. Kaya ho dapat nating maintindihan na kung talagang seryoso tayo to experience the reality of God in our lives, then let's also take His Word seriously. No? Kailangan aralin natin, basahin natin, at huwag nating gawing excuse na hindi ako marunong. Alam niyo kung bakit? Kikwento ko kayo. Si Anne Preston, katulong siya sa Britanya noon, at di siya nakapag-aral. No? She's actually no read, no write. Okay? She's illiterate. But when she came to know the Lord, talagang sobrang mahal na mahal niya si God that she wanted to read. Sabi niya, Lord, gusto ko magbasa. I want to know you. Alam niyo bang nakaluhod siya nagbabasa? Babasa niya, Lord, ano po ito? Ano po ito? So nung nag-testify siya sa church, surprise sa surprise sila that she can quote scripture verses. Talagang by memory, dahil nabasa niya yung Bible. Sabi niya, sigurado ka ba talagang hindi ka marunong magbasa? So yung mga reporters, medyo na-curious sa kanya. So ang ginawa nila, binigyan siya ng dyaryo. We want to test you. Kung marunong ka talaga o hindi. So binasa niya ngayon. Pagbasa niya, sabi niya, I cannot really read. But there is a word here which is quite familiar to me. Sabi niya, medyo alam ko to. Pero this is not exactly the very Lord that I read in my Bible. Kasi every time I read the Lord, talagang sobrang yung puso ko lumulukso at saka meron akong matinding reverence. Pero dito, parang Lord siya, pero hindi siya yung Lord ng Bible ko. Kasi parang walang dating sa akin. So sabi niya, is this Lord? Sabi niya, tiningnan na, oh yes, pero Lord Byron. Lord Byron, hindi si Lord Jesus. Kasi sabi niya, no wonder, tama yung word, pero hindi yung Lord ng Bible na kanyang nababasa. Kaya doon ko naintindihan, alam niyo po, never to use our lack of education to as an excuse na hindi tayo magbabasa at hindi tayo, kasi bakit? God has infinite ways. He's a source of wisdom para maintindihan natin ito. And I myself am a testimony to you that hindi
ako magaling na tao. Hindi ako pala-aral na tao. Everything changed because of Him. No? Yung love mo sa Panginoon Diyos, kahit siguro pag ikaw ay na-in love sa isang tao, kanyari, na-in love ka sa isang Korean. Halimbawa lang, Korean. Hindi mo alam yung Korean, pero magtatanong ka pa rin eh, ano ang I love you sa Korean? Di ba? Sarangmida. Di ba? Ah, ganun ba? Ano ang, di ba, parang nagtatanong ka eh. Imposible, hindi mo aalamin. Nako po ninyo? Aalamin at aalamin mo kasi nga, gusto mong makakonect. Same thing with God. Aalamin at aalamin mo kasi gusto mong makakonect. Kaya marami, they have this religiosity pero walang reality ng Diyos. Kaya, pati sa pagbabasa, nakikita nila, kaya nga ang ganda nung subtitle na, Knowing the God of Love in the Old and New Testament. Bakit? Because the God we serve is the same God yesterday, today, and forever. Now, pag-isipan nyo mabuti to, kung gaano ka-importante to. Naranasan nyo na po ba sa traffic, for example? Sino man nagda-drive dito? Nagda-drive. Okay. Naranasan nyo na po ba na may mga driver na sila na yung mali, sila pa yung galit? Di ba? Ang dami, no? Ang dami, sila na nga yung mali. Kunyari, liliko ka sa kanan, biglang doon lulusot, lulusot. Wala nang kalye doon, bangketa na yun eh. Naku, hindi, parang, paano siya nakalusot doon? Eh, ikaw naman, kunyari, kung baguhan ka, ha, mapapatay mo pa yun eh. Buti, eh, kasi ang isip nila, as motorcycle driver, hindi ko nilalahat ng motosiklo ha, kasi nagbumotor din ako, kaya huwag kayong mag-alala. Naintindihan ko isa. Yung isip nila, dahil motorsiklo sila, hindi na naisip yung driver na iba. Paano kung hindi nga yung marunong? Kasi ang alam niya, wala nang dadaan dyan. Yung iba naman, kakaliwa dito, tapos lulusot pa rito. Ngayon, feeling mo, parang ano ba to? May pag-asa pa ba tayo? Ayan. So, huwag kayo munang ano, ha, magagalit ha. Tutuloy ko pa. Ngayon, pupunta ka naman sa gobyerno. Makikipag-transact ka. May mga doon na parang antagal-tagal ang pila. Pero kasi, may mga ilan, hindi ko naman nilalahat. Siguro mga 99% na nangihingi ng padulas. Naranasan nyo na yon? Okay. So, kayo yun ha? So, sa madaling salita, nakaka-frustrate, tama? Parang ba't ginagamit nila yung kapangyarihan nila o yung position nila to take advantage of people? Now, naranasan nyo na rin po bang pumunta sa ospital na kung saan ang nakalagay sa clinic hours ng doktor ay 4 to 5? Darating 6? Naranasan nyo na yun? Na para ano ba to? Totoo ba talaga to? So sometimes you feel so frustrated with all of those experiences. Di ba? Ngayon ang tanong natin, meron pa ba tayong pag-asa? At yung minsan, kung ano yung tama, nagiging mali. At yung mali, nagiging tama. Mayroong mga tao nga ngayon, pinagmamalaki pa nila, yung mga bagay na ayaw ng Diyos noon, na tinoconsider na evil, ngayon, mabuti na. Kapag di ka sumuporta doon, evil ka pa. Now, alam nyo ang ganda, kasi sabi ng Diyos ganito, yan na ang panahon na meron tayo ngayon. That is basically the era where we are living at. Sabi sa Isaiah, yan, woe to those who call evil good. Kawawa naman yung mga tumatawag ng mas yung ano tinatawag yung mabuti na masama at yung ano ay sorry yung mga evil na mabuti at yung mga mabuti na masama. Who substitutes darkness for light and light for darkness? Who substitutes bitter for sweet and sweet for bitter? Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Kasi feeling nila, ang tatalino na nila. Pero sabi ng Diyos, kawawa naman mga yon. Eh, paano naman ako magkakaroon ng pag-asang ganyan? Nakaka-frustrate nga. Kasi, God never changes. There are only two constants sa bundok ito. Change. Tama? Lahat nagbabago. At ang Diyos. Because He never changes. Tinasabi ng Malakay. Balikan ko lang yung sinabi ni Paul noong nakaraan at ikukot, babasahin lang natin ngayon. Sabi rito sa Bible, para makita natin, sabi ng Malakay, sabi ganun, For the Lord, look at the words, do not change. Therefore, O sons of Jacob, are not consumed. Now, kung gusto nyo makita na ang Diyos hindi nagbabago, tingnan nyo lang ang Israel. Yung katigasan ng ulo ng Israel, mula pa nung panahon ni Moises
hanggang sa ngayon. Pag-isipan niyo mabuti. Dapat yan, ubus na yan. Kasi sabi ng Lord, ano kayo? Talagang magdadaan kayo sa disiplina niya eh. Ubus na dapat yan. And true enough, more than 2,000 years ago, wala ng Israel. And yet, God promised them that they will be reborn. Mapapanganak silang muli as a nation. And you know, after so many long years or thousands of years, in 1948, Israel was born again. Are you following? Nagbago ang Diyos? Hindi. Hindi siya nagbago sa pangako niya. At itong amazing part, lahat ng mga paligid niyang bansa, galit sa kanya, gusto siyang mawala. Sa liit niyang yun, hindi siya matalo-talo. Okay, man? Now, bakit ko po kinikwento sa inyo? Kasi yung Diyos ng Israel na nag-iingat sa Israel, bagamat hindi nila kinikilala, yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Are you following? Now, ano sinasabi nito, mga kapatid? Kung frustrated ka, bakit ganito yung boss ko? Parang kung sino yung sip-sip, siya yung napopromote. Kung nakifeeling mo yung mga classmate ko, kung sino pa yung mga loko-loko, siya pa yung mga umaangat. Huwag kang mag-alala. Ang huling kartada ay nasa Panginoon. Bakit? Because He is the Alpha and the Omega. Siya ang simula at siya rin ang hangganan. Okay ba yan? Kung yung asawa mo, niloloko ka, huwag kang mag-alala. Ang huling halakhak ay nasa Panginoon. Kaya mahalaga, kakampi mo si Lord. Kasi kung si Lord ang kakampi natin, walang makapananaig sa atin. Okay ba yan? Kaya sabihin mo sa katabi mo, si Lord ang huling halakhak. Kaya matulog ka hanggang gusto mo. Di ba? De, joke lang. Pero wag ka matulog. Ha? Now, bakit importante yan? Now, tingnan niyo po ha. Uulitin ko, itong napakaganda sabi ng Lord. Kasi bakit? Yan ang katangian ng Diyos. Kaya sabi ni Moses, Lord, anong pangalan mo? Nasasabihin ko pag tinanong ako. Ano sabi niya? I am who I am. I am sent me to you. Ano ibig sabihin nun? I am forever present. I am when I... In the past, I am today, I am still am tomorrow. Imbigo baga, yung nakita mo ngayon, hindi yan magbabago. Di ba may mga kaibigan tayo, sabi natin, alam mo ang laki ng pinagbago niyan. Mula nang naging matagumpay yan, yumabang. Hindi na namamansin. Nakaranas na kayo ganyan? Mula nang naging accountant yan, iba na ugali. Mula na naging abogado, iba na siya. Mula na naging doktor, para na siyang may tama. Oh, di ba? May mga ganon, di ba? Sabi ng Lord, kahit ano pang sitwasyon, hindi siya nagbabago. Na, maging karpintero siya, nagkatawang tao, hindi siya nagbago. Maging Diyos siya na nagligha ng langit at lupa, hindi siya nagbago. He's still the same God na nagmahal kay Abraham, siya pa rin ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ni God. Tulog o hindi. Hindi siya nagbabago. Now, so, yun po ang ating pong nakita. Now, yun po yung ating series na ginagawa. Ngayon, isa pang nakakatuwa, nung sinabing si Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, tingnan niyo yung context ha. This was in the New Testament, and yet, look at how He was addressed. I mean, ganun. Make sure that your character is free from the love of money. Huwag ka magmukhang pera. Being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Sino nagsasalta dito? This was quoted from Deuteronomy and Joshua, si God. And so I'm gonna, so that we confidently say, the Lord is my helper, and I will not be afraid. What will man do to me? Sino nagsasalta dito? Si God, sa Psalm 118. Tama? And sino siya? And Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He never changed. Because Jesus is the image of the invisible God. Are you following? Kaya mapapansin ninyo, siya yung matatakbuhan natin. And since God is love, itong pinakamaganda, the very essence of God, pagmamahal. Kaya yung pagmamahal niya, minsan kasi itong mga nararamdaman ng iba, kahit itong mga Christians na, ewan ko kung nararamdaman nyo. Siguro hindi na ako mahal ni Lord. Kunyari nung Linggo, iyak-iyak ka po. Tapos pagdating Monday, Lunes, hindi na siguro ako mahal ni Lord. Kailangan makabalik na ako sa Linggo para ma-feel ko ulit mahal niya ako. Di ba? Nararamdaman niyo ba yan?
Minsan, nalimbawa, sa bahay pa lang, nyari, ang saya-saya mo, umuwi. Tapos pagdating, anong ulam? Yan lang! Tapos biglang pakiramdam mo, sugo, hindi na ako mahal ni Lord. Kasi yan lang ang ulam eh. Di ba? Parang naisip, hindi na ako mahal ni Lord. Minsan, pag nagkamali ka, sugo, hindi ako mahal ni Lord. Yung iba naman sa inyo, naging taksil sa Lord, parang hindi na ako mahal ni Lord. Parang hindi niya na siguro ako mahal ni Lord. Now, gusto ko sabihin sa inyo, hindi yan totoo. Kaya nga, ang ating titingnan sa topic natin ngayon is the unfathomable love of God. Okay ba tayo dyan? Ano ibig sabihin na unfathomable? Yung word na fathom, sukat. Okay ba? Fathom, sinusukat. Ibig sabihin, when you say unfathomable, hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Mahirap sukatin. At sa totoo lang, most of us, kaya tayo na-frustrate sa buhay, ang lagi nating iniisip, yung pagmamahal natin sa Diyos, napabago-bago. Tama? Bakit hindi natin ubusin ang ating energy sa pag-iisip ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi nagbabago at hindi nasusukat? Alam nyo, kapag, kaya tayo na-overstate kasi di na ako siguro mahal. Kasi kaya sinusukat mong hindi ka na mahal ni God, ikaw yun eh. Pabago-bago yung pag-ibig mo eh. Pero kung nakatingin ka lang sa pag-ibig ng Diyos, hindi dahil sa'yo, kaya ka mahal ni God, kundi dahil si Jesus na nasa sa atin, hindi nagbabago yun. Okay ba tayo? Kasi tingin nyo, niligtas ka ng Lord, hindi naman dahil mabait ka eh. Niligtas tayo ng Lord, hindi dahil marami tayong nagawang bagay na kaarapat dapat ng pag-ibig ng Diyos. Hindi, minahal niya tayo nung kaaway pa lang tayo. O, pag-isipan ninyo. Ngayong bati na kayo, tapos nagkamali ka, palagay mo, hindi ka naman niya mamahalin? Eh kung minahal ka nga niya, nakaaway ka niya, di lalo na ngayon na anak ka na niya? O, pag-isipan niyo mabuti. Hindi niyo nakuha, no? Sabi, ha? Nakawawa naman siya, nakatulog siya. Pero, ulitin ko ha. Kung noon, kaaway ka, minahal ka niya. Lalo pa kaya, di ngayon, na anak ka na niya. Okay ba yan? Kaya, ang tanong, naiintindihan mo ba yan? Kaya ganun na lang ang prayer ni Paul sa mga Christians. Tinan niyo, sabi niya. So that Christ, ang unang mga talata niyan, and I bow my knees, sabi niya. So that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, talagang maging grounded ka sa pagmamahal, may be able to comprehend with all the saints, parang kasama ng lahat ng mga saints, kasama ng lahat ng mga tagasunod ni Jesus, kung ano ang lawa, taas o haba, taas at lalim. Ma-experience mo yung pag-ibig ni Kristo na siyang hindi kayang isipin. Na saan ganun? That you may be filled up to all fullness of God. Nang sa ganun, mapuspos ka ng Diyos. Kaya, instead of you getting frustrated because of your love for God, punuin mo yan ng pagmamahal ng Diyos para pag sa puspusan na yan, hindi ka makaisip ng bagay na alam mong hindi makakalugod sa Kanya. Naintindihan nyo? Kasi kung so, ewan ko kung naranasan nyo na yung punong-puno kayo ng pagmamahal. Limbawa, nung mga dalagat, binata pa kayo, tapos yung kairog mo, talagang wow, sobrang in love ka. Palagay ko, may lahat ng gagawin mo, tapos naiisip mo siya, parang gumingiti sa say lagi. Parang pag nagtatrabaho ka, sumisipag ka eh. Tapos parang naramdam mo, nakatingin lang sa'yo, nakangiti, ganyan. O kaya naman, pag naglilinis ka, nagwawalis ka ganyan, dami ng mga wawalis yun, biglang makita mo yung crust mo dumadaan. Oh, bumibilis eh! Nagpapakit ka. Kunyari, nasa jeep ka lang. Pag naumpog ka, wala, hindi mo nakikita yung gusto mo. Naumpog ka, pak! Ay ko, sakit. Pero pag nandiyan siya, pak! Pero sa loob-loob mo, aray ko! Aray ko! Bakit iniisip mo siya eh? Nag-uumapaw yung puso mo tungkol sa kanya. Nakasunod na natin. Kaya tuloy, hindi mo maisip yung sakit. Naisip mo, kailangan cute ako. Kailangan cute ako. Di ba? Kaya ganun-ganun na sinasabi ng Diyos, you will be filled with the fullness of God. Amazing! Kaya ang sarap-sarap isipin na ganun. Kaya naman, sabi ni Lord, ang ganda-ganda sabi, alam mo ba nung niligtas ka ng Diyos? Look at this. Pinili ka na niya bago pa likain ng mundo. Sabi ganun, para ikaw ay maging banal, ma-set aside ka, para ikaw ay maging saint,
Maset aside ka. Sa lahat ng dami niyan, eto, hiniwalay ka ng Diyos. At sabi niya, para ikay manatiling blameless sa harapan niya. In love, sabi niya, pinili ka na bilang aampunin niyang anak sa pamamagitan ni Jesus Christ para sa kanyang sarili. Ayon sa mabuti niyang kalooban. Grabe, no? Parang hindi ka pa nalilikha, hindi ka pa na ipapanganak, etong si Renato, akin na to. Diba? Aampunin ko na yan. Alam mo ba magiging itsura niyan? Alam mo ba kung anong ugali niyan? Alam mo ba kung gano'ng kasamang tao yan? Ay, hindi. Baka magalit si Renato. Marami nagtatanong, totoo ba si Renato? Tao naman siya. Now, pag-isipan niyo mabuti. Parang ako, pinili niya na beforehand, before the creation of the world. Biro mo, nilikay niya pa, let there be light. Nasa isip niya na ako. Oh, this will be very good for Bong. Let there be separation of waters. Oh, this is good for Bong. Isipin po, no? Pinag-iisipan ka na yan, tagal-tagal na. Grabe, hindi ka pa napapanganak. Thousands of years before, wala ka pa. Inisip ka na ni Lord. Ganun yung pagmamahal niya. Okay ba yan? Eh, tanong nyo, eh, paano yung mga hindi nagmamahal kay Jesus? Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang tinatanong, ikaw. Huwag natin sinapag-usapan kasi silent ang Bible tungkol doon. But one thing for sure, the mere fact that you responded to God, He chose you. Okay ba yan? The mere fact you responded. Pero pansinin nyo, may mga tao na kahit nasabihin mo pa ulit-ulit, binabaliwala nila. Minsan parang akala mo okay sa kanila, pero hindi pala. Oh, anong gagawin ko dun? Si Lord nang nakakaalam nun. Ako, wala akong karapatang maghusga sa kanila. Basta isang bagay alam ko, since you responded, then God chose you before the creation of the world. Are you following? Hello? Now, yung iba siyempre nakilinig mo, yung iba hindi lang nagre-react, pero sa loob-loob nila, gusto ko yan. Gusto ko si Lord. Nakuha nyo? Kaya huwag nyo huhusgaan. May mga tao nagwa-worship, hindi nagtataas ang kamay. Huwag nyo huhusgaan na, ay, hindi niya mahal si Jesus, hindi siya nagtaas ang kamay. Hindi mo naintindihan. Basa yan. Kaya di siya makapagtaas. Ha? May mga bagay na hindi mo alam. Parang yan yung pinanonod ng anak ko, yung Queens of Tears. Ang intindi niya, pumirma daw bago ikasal. Pumirma ng prenuptial agreement na walang mamamana yung mapapangasawa. Eventually, na-realize niya, kaya pala pinirmahan para mapakasalan siya dahil yun ang sabi ng nanay. Pero babaguhin niya daw yun. Hindi ko alam kung nabago na, pero tatanungin ko mamaya, hati-text ko. Tatanung ko si Hong Ye-in. Nakuha niyo po yung sabihin? But the point is this. Minsan, hinuhusgahan natin yung aksyon ng tao na hindi natin alam anong talagang kalalagayan ng kanyang kalooban. Oh, nakuha nyo? Ah, sige. So, balik na tayo dito sa ating pinag-uusapan. Kaya sabi ni Lord, remember the Lord appeared to him from afar saying, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have drawn you with loving kindness. Hinango kita na isang matapat na pagmamahal. Ganun ang ginawa ng Diyos sa ating lahat. Now, so, para lalo natin maintindihan, mayroon isang propetang ginamit ng Lord, si Hosea. Now, para nyo, yung unfathomable love na yan, ayon sa propesiya ni Hosea, itong love na to ay undeserved, or undeserving, or and persevering, and redemptive. Okay? So, yun yung ating titignan. I-unearth natin yan. Okay ba? Okay sa inyo? So, it will take about 2 hours. Okay lang ha? Sabi nyo, ayun na naman, haba na naman ito. Huwag kayong mag-alala. Late naman sila dumating na sa task. Kita ko eh. Yeah, kaya, bigyan natin sila ng panahon. Okay? So, una, undeserved. Look at this. Yung pong si Hosea, just for your information, he's one of the prophets na pinadala ng Diyos. Marami siyang propeta. Yung hangad ng Diyos, ma-communicate niya yung message niya sa mga tao. Okay? Para siyang magiging conduit. Para maintindihan nyo, naalala ko si King Edward noon, the 8th. Nagsasalita siya. And kailangan, yung message niya, makarating din sa New York. Sa New York. And yung salita na yung kailangan, yung may transmission through radio. Through radio. 1 minute before siya magsalita, mayroong nag-trip off doon sa cable. Naputol. Di hindi na maririnig ngayon. Eh, wala, hindi na alam pa paano aayusin. Naku, yung engineer, sobrang bilis ng kanyang
utak dahil kailangan magmadali siya, ginawa niya, kinuha niya yung dalawang cable at pinagkabit niya, tapos hinawakan niya. Nai-communicate ngayon yung message. Biro mo, dumadaan sa kanya yung kuryente. Siguro bakit? Wow, lupit nito. Yun ang propeta. In a sense, yung message ng para makarating sa mga tao, siya yung napapagitan. Nako nyo. Kaya lang, itong si Hosea, part ito sa Bible ninyo, kung nagbabasa kayo, tinatawag nilang minor prophets. Minor prophets siya, hindi dahil sa less significant, kundi maikli sila. Yung mga major prophets like Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, Lamentation, Daniel, mahaba. Pero the rest, yung Hosea, Jonah, Joel, ganyan, yun ay maiikli. Okay? Pero hindi sila, ibig sabihin, hindi importante. At yung pangalang Hosea, para maintindihan nyo, ang ibig sabihin ay Savior. Para sang Yeshua or Joshua. Kaya para sang Jesus. Yun. Yun ang ibig sabihin ng Hosea. So, itong message ngayon ito, pinadadala ng Diyos. And as a prophet, tulad ni Habakkuk, parang ganito yan, si Habakkuk, nagre-reklamo sa Diyos kasi nakikita niya nangyari sa Israel eh. So, he has a message from the Lord, alam niya what God hates, alam niya what God wants, tapos nakikita niya, ibang ginagawa ng mga kababayan niya. So, natatakot siya. Kasi he knows the word of God, and he knows the consequence of disobeying the Lord. So, sabi niya, paano na yan? So, umiyak siguro siya, Lord, paano na to? Paano niyo mamamahal ng Israel ng ganito? Kaya ito yung message si Lord sa Hosea. The word of the Lord which came to Hosea, the son of Beeri, during the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. So, tapos, and during the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. Now listen to this. Yung buong Israel, during the days of David, isa lang yan. Ang problema, because of the unfaithfulness of Solomon, nahati yung Israel. Yung northern kingdom composed of 10 tribes at yung southern kingdom, 2 tribes, Judah and Benjamin. Nasusundan natin. So, yan ay nangyari noong 932 BC. Okay, so nagkahiwalay. So, ayun po ang nangyari. Ito na. So, kaya, pero amazing, no? Kaya minsan mamimisinterpret ng tao yung love ng Diyos kasi binabasa lang mabilisan. Hindi, ang daming henerasyon niya, no? Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. So, ibig sabihin, ang haba nung period nun. Warning, 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 hindi pa nangyayari. Ang tagal. Kumaga, yung sinasabi niya, katulad nung nakaraan, di ba? Yung mga tao mo manggagaling sa Egypt, tapos ma-enslave sila. Ilang taon naghihintay? 400 years. Ang tagal nun. Di ba? Maharaming tulog yun. Naku ha? So, ang tagal nun. So, ganun talaga. Kaya minsan, hindi natin nakikita yung ang haba ng pasensya ng Diyos. Okay? Sa New Testament, turo lang mga doktrina. So, hindi natin nakikita yung panahon na involved. Ito ang haba. Now, ito ngayon, si Hezekiah, ito ngayon si Jeroboam sa Northern Kingdom. So, si Hosea, kasabayan si Amos, kasabayan niya sila Isaiah. Kaya lang, ang focus ni Isaiah sa Huda. Ang focus ni Hosea sa Israel. So, nakikita niyo na ngayon. Ang lalim yung mga harap ha. Tarong pinag-isipan niyo mabuti. Nakarating na kayo sa Kingdom of Israel. Ngayon, para maintindihan niyo ulit yung Hosea, itong Hosea, mapapansin niyo, minsan, ginagamit ng Lord yung word na Ephraim. Bakit Ephraim? Yun din yung pangalan na gagamitin ng Lord to address Israel. Kasi at that time, they were so prosperous. They were so fruitful. And they thought yung kanilang fruitfulness ay dahil sa kanilang kasipagan, dahil sa kanilang galing. Ginagawa din natin yan. Naalala nyo pagka pinapagalitan yung mga anak nyo, ay mag-aral ka na mabuti ha, para yung buhay mo ha, maging maayos. Gayahin mo ako ha, gayahin sipag ako, dahil mabait ako, dahil lang, yumaman ako. Para akala mo, yung galing mo ang nagpaunlad sa'yo. Gusto sabihin ng Lord, hindi. You were fruitful because of me. I gave you the opportunity. I gave you the ability. I gave you... Kasi sabi ng Lord, to gain wealth comes from God. Hindi yung galing sa atin. Okay ba? Pati yung inspirasyon to study, galing kay Lord yun. Kaya kung tinatamad ka mag-aral, lapit ka sa Diyos. Bibigyan ka niya ng inspirasyon. Bibigyan ka niya, well, hindi kailangan ng boyfriend or girlfriend para ma-inspire ka. Actually, yun ang sisira pa sa'yo. Bigyan ka ng Diyos ng talagang pagkagusto sa pag-aaral mo dahil alam mo na there's a greater purpose. Okay, Ben?
Okay, so tuloy na tayo. So, when the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, siyempre, dalamhati si Hosea, Lord, ang labo ng mga tao mo, Lord, ganito. Sabi niya, Hosea, ganito, I want you to understand my heart. Okay, gising na. Andito na tayo. Gising na! Ang malalaglag na yung laway mo eh. Now, sabi niya, gusto mo maintindihan ng puso ko. Gusto mo maintindihan yung puso ko, Hosea. Ano po yun, Lord? Eto, Hosea. Una, sabi niya, pakinggan mabuti ha. Pakasalan mo yung babae na yan, si babae na yan. Anak ng harlotry. Ibig sabihin, pakasalan mo yan at magkakaanon ka ng anak ng harlotry. Ano siya sabi niya? Yung taksil na babae, dahil ang magulang yan at kinalakihan niyang bayan ay mga taksil na bayan. Pag hindi sila sumasamba sa Diyos, for sure, they will do anything even worst. Nakatanda nyo, kung ano yung sinasamba natin, yun din tayo. Kung mukha tayong pera, magmumukhang pera din tayo. Okay ba yan? Makikita nyo sa Psalm 105. Kung ano yung sinasamba mo, yun ang magiging tayo. Sabi niya, kung sinasamba mo, Diyos-Diyosa na may matang, hindi nakakita, kaya maraming mga tao bulag, hindi lang makita. Yung mga kamay na hindi nakakaabot, kaya maraming tao, kahit may kamay sila, hindi sila umaabot. Kaya nagiging makasarili sila, gusto nila binubuhat sila lagi. Hindi niyo mapansin niya sa atin. Because we are an idolatrous nation, ang gusto natin, tayo yung laging bida, tayo yung binubuhat, tayo yung inaangat, that everybody must serve us. Ang Diyos natin hindi ganon. I did not come to be served, but to serve. Kaya ang mga Christian mapagsilbi. Hello? Pumunta kayo sa mga opisina, tingnan niyo yung mga hindi Christian at tatamad. Naghahanap ng mga trabahong hindi tatrabahuin. Ang mga Christian, walang choice. Kaya sila yung nagre-reklamo, parang ako na lang lahat nagtatrabaho. Huwag ka mag-alala. Kung si Lord ang pinagtatrabahoan mo, the Lord will reward you. Okay, man? Nakukuha ninyo? Kaya, ganun ang mga ano. Kaya itong sabi niya, yung ito mapapakasawa mo, tingnan mo ha. Kung ikaw ba, alam mong itong babaeng ito magiging taksil, papakasalan mo pa? Di ba maraming ganyan nag-asaway? Sabihin lang, naku, kung alam ko lang ganyan ugali mo, so hindi na ako nagpasal sa'yo. Di ba? Pero nung kinakasal yan, I promise to love you. Di ba? I will save you. I will make you happy. Di ba? Pero nung napakasalan mo na, grabe. You make me cry. Di ba? Parang hindi, makasarili na. Wala na akong me time. Kasi mula nang napangasawa kita, wala na akong ginawa kundi ikaw at ang aking mga anak. Wala na akong sariling buhay. Paano naman mga pangarap ko? Rewind. Wala na ba akong dapat pangarap na dapat ipamuhay? Napansin nyo? Hindi ganun ang sa Diyos. Sa Diyos ganito. Nung nagpakasal ka, kaya pa may nagtatanong sa akin, paano ko malalaman handa na ako magpakasal? Handa ka nang mamatay. Mga babae, hindi ka na makakatulog tulad ng dati. Pag-isipan nyo. Mga lalaki, hindi ka na makakapunta sa mga gusto mong punta mag-isa. Laging may bruhang kasama. Babae. Nakaintindihan niyo? Hello? Kaya kayo mga binata at dalaga, naway, maintindihan niyo ito. Huwag kayo nagmamadali. Dahil maaaga kayong mamatay. Naintindihan niya? So balik na tayo rito. So go take your wife. God is using the marriage of Hosea to show him the relationship of God to Israel. It's like a marriage. Ganun din sa totoo sa New Testament. Yung buhay ng mag-asawa is a picture of Christ's love to the church. Kaya nga, husbands, love your wives just as Christ loved the church that he gave himself up for her. Wives, submit to your husband as unto the Lord. Remember, kaya yung mga babae, dapat pag nagsabit kayo, ang isip mo, yung asama mo, si Lord yan. Lord, bukang demonyo eh. Hindi naman yung demonyo pinagdinigan mo, si Lord. Lord, bukang demonyo asawa ko, pero gagawin ko to dahil kayo to ha, sa'yo ko to ginagawa. Ganun ang idea. Kaya pinagpe-pray mo yung asawa mo, kung kayo naman lalaki, Christian kayo, dapat usap mo, ako ba talagang parang Kristo? Talagang ba napapakita ko si Jesus Christ sa asawa ko? Diba? Pero yung mga babae naman, huwag mo nang hanapin si Kristo sa kanya. Hanapin mo na lang, Lord, hindi ko man siya nakikita sa'yo, tuturing ko pa rin siyang ikaw. Mahirap. Pero mamahalin kita. Naintindihan nyo, kahit pag-pray nyo lagi, asawa nyo, ha?
pagpipray nyo, yung desisyon niya, ganyan. So, ganun din. Kaya yung picture ngayon niyan, yung marriage, kaya ginagamit ng Lord yung marriage para ipakita yung pagmamahal ng Diyos. Eh, biro mo, ipapakasalan mo. Pakasalan mo yung babae niyan, yung anak ng, ano na yan, na adulterer na yan, yang mga, yung anak ng harlotry na yan. Dahil pagtatak silang kanyan, magkakaroon siya ng anak out of harlotry. Kung ikaw yung lalaki, papakasalan mo. Kunyari, yung crush na crush mo, malaman mo, anak pala siya ng harlotry. At nabiglang binigyan ka ng vision ng Diyos in advance, yan, magkakaanak sa ibang lalaki yan. Papakasalan mo pa? Palagay ko magdadalawang isip ka na, Lord, totoo ba to? Kahit anong ganda niya, magmimukhang pangit yan. Tama? Are you following? Pero sabi ng Lord, ganyan-ganyan ang pagmamahal ko sa inyo. Bakit? Alam ko naman pagtataksilan ako ng Israel. Pero, mamahalin ko pa rin siya. I will make a covenant love with him. With Israel or with her. Now, ganun din sa atin. I knew that you will not be faithful to me. You will not remain faithful to me. But I will still die for you and I will give my life for you to save you and redeem you from your sin. Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya ganun ang pinakikita niya. Kaya sabi niya, ganito yung pang... Grabe, hindi ko masukat yon. Honestly, ako, naisip ko, Lord, hindi ko kaya to. Babae, pagtataksilin ako, pwede ba? Sa pangit ko ito, pagtataksilin pa niya ako? Nako ninyo, parang hindi ako papayag. Magmumukha akong bandido. Pero sabi ng Lord, hindi eh. Si Hosea, ginawa niya. At ito na nga, kaya talaga undeserving. Tingnan niyo naman, anong ginawa? Eto. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Sobrang in love pa rin sila, wala rin, hindi niya na iniisip yan, basta mamahalin pa rin kita. Eh, ang pangalan pa lang, Gomer na. Go and marry. Na, masayang parang ang hinahanap nito, pleasure. Do, eto na. Then nagkaanak. Name him Jezreel. Kasi ito kasi, mga salitang ito, kaya ganyan, minsan ang hirap paliwanag. Kasi yung mga, sa Hebrew yan, may mga laro ng salita yan. Kanyari, Jezreel, Israel. Parang pareho spelling yan, parehong tunog. Halos parehong tunog. Kaya pasam niya, sabi niya, in a little while, I will punish the house of Jehu for the bloodshed of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of the house of Israel. Isang araw, kayo'y pakakalatin ko. Yung anak mo si Jezreel, magiging katibayan, kakalat ang buong Israel. Ha? Bakit? Kasi sasakupin sila ng Assyria. Dahil sa katigasan ng ulo nila, sasakupin sila ng Assyria. At isa sa ugali ng mga Assyrian, pag nasakop na yung bansa, ikinakalat sila sa iba't ibang lugar ng mga sinakop na rin nilang bansa. Yun ang gagawin para hindi sila magiging matibay, yung tinatawag na strength in number. Grabe, no? Para magkakaroon sila ng halo-halong lahi, kaya hindi mo na matitrace kung sino Israelita at saka hindi. Yun ang gagawin sa inyo. Makakalat kayo, kaya papahalang Jezreel. Grabe naman. No, tinuloy pa niya. No, para lalo niyo makakita to. Sabi niya ganun. And the... Sorry. Ayan. Hindi ko magana ito. Taksil. Then she conceived again. Nanganak na naman. And gave birth to a daughter. And the Lord said to him, name her Loruhama. Ako, grabe naman pangalan to. I will no longer have compassion on the house of Israel. Sabi niya, yung katigasan ng ulo ng Israel... Dahil yung immutability ng Diyos, hindi na siya pwedeng magbago. Yung karakter niya hindi nagbabago. Yung purpose niya hindi magbabago. Yung galit niya sa kasinungalingan, galit niya sa kasamaan, hindi nagbabago. Pero hindi siya immobile. Ibig sabihin, nagde-decide siya dahil bagamat hindi ako nagbabago, then I would be forced. Tinitiis ko yung Israel for the longest time, hindi ko siya dinidisiplina dahil mahal na mahal ko siya, ayaw ko siya masaktan. But, this time, I will have no mercy on her kasi kailangan niya ng madisiplina for her to understand how much I love her. Yun ang Loruhama. Kaya word ng law, no. Kaya sabi niya, wow. At sabi niya ganun, but I will have compassion on the house of Judah. Kaya naman naalala niyo, nung sa Isaiah 37, si Sennacherib, di ba? Sasakupin yung Judah at si Hezekiah, nagpray sa Panginoon Diyos and they were protected kasi Judah will be protected. And they will have still time, about 134 years pa, based on history. Now, tuloy tayo. Then, when she win Loruhama, yung ano na, medyo nagsugur, hindi na nagsususo, then she conceived and gave birth to a son, lalaki naman, and name him Lo-Ami. You are not my people, and I am not your God. Wow. Parang sinasabi ni Lord, hindi kita akin. Parang sinasabi ni Hosea, yung anak na yan, hindi akin. Hindi akin. Oh, mga lalaki, sa babae, walang nakakababae. Tama? Nakarinig na kayo gano'n? Nakakababae ka na.
Nakarinig kayo ganyan? Wala. Sa lalaki, meron yan. Nakakalalaki na to ah. Pero amazing si God. Kahit na alam niyang hindi ko to anak, parang ganun din kay Hosea, hindi ko siya anak, pero mamahalin ko pa rin siyang ituturing kung para kong anak. Grabe namang pagmamahal yan, hindi ko masukat. Ulitin ko ha, po ako yan, baka mas kalbo pa yan sa akin ngayon. Ano kanyo sa... Di ba? Naintindihan niyo maig sabihin? Andiyan pa ba kayo? Kapatid, be honest. Yung mga babae nga, pag nalamang mayroon nagkabit yung lalaki, hindi mo ano, ang daming laway. Kadiri, ano? Kadiri yun ah. Buti pa siya tulog na tulog. Sarap ng buhay niya. Nay, gisingin mo naman yan. Kawawa naman, baka malay mo, hindi na humihinga yan. No. Balik tayo. Isipin mo to ha. Kung yung babae, nalaman mo may kabit eh. Wala, pabango pa lang yon. Bakit ibang amoy ng panyo mo? Sino to? Yaka! Di ba? Sobrang galit mo na yan. Naku, ano yung sabihin? Kaya iba nga, hindi pa, ba't ang tagal niya? Pagdating, saan ka galing, ha? Nakakmana ng upak eh. Di ba? Saan ka galing? Ito pa kaya lalaki? Dahil si anak ng iba, ano ba to? Bakit itim yan? Eh, puti tayo parehas. Pag-isipan mabuti. Parang hindi ko anak yan. And look at this. Look at this. Undeserving love with the number of the sons of Israel. Yun yung word na, yet. Yet. The sons of Israel will be like the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. Makakalat sila, but they will still multiply. And in the place where it is said to them, you are not my people, it will be said to them, you are the sons of the living God. Hindi man kita tuturing na aking tao, pero tuturing kitang anak. Hindi kita, hindi ako nag-anak sa iyo, pero I will treat you as my own son. Amazing! Sabi niya ganun, and the sons of Judah and the sons of Israel will be gathered together and they will appoint for themselves one leader and they will go up from the land, for great will be the day of Jezreel. Ano sinasabi ng Lord? One day, my very own son will put both tribes together, both nations together, and all of us will be saved in that one name, the name Jesus. Isa lang, kasi si Hosea yun eh. Yung Hosea, ituturing kitang anak ko. By my son, Yeshua. Yeshua, Hosea, pag-iisahin ko kayo. Because there's only one way for anyone to be saved. Whether you're a Filipino, you're a Chinese, you're American, you're Israelites, only in the name of Jesus shall you and I be saved. Wala na ibang paraan. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Wow! What an undeserving love! Naintindihan niyo po? Grabe! Hindi tayo karapat dapat kasi sabi ng Lord in video. But God demonstrate in his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yun ang pagmamahal ng Diyos. Now, ito pang amazing. Hindi lang yan, ano, undeserving. Persevering pa. Ano ibig sabihin nun? Akala ko sino na eh. Alam mo naman, lagi tayo handa. Diyo ka lang. Now, ano ibig sabihin ng persevering? Ang kulit ng pagmamahal ng Lord. Ang kulit, sobra. Tingnan ninyo. Tingnan nyo to. Halimbawa, punta tayo sa Hosea chapter 2. Ay, ipaglaban nyo nga na inyo, ha? Hindi ko siya na asawa. At hindi na ako ang kanyang asawa. Kanya. Inalikuran niya ako dahil sa kanyang pangangalunya. Saan ganun? Harap-harapan, ha? Yung kanyang adultery between her breast. Wala na siyang kahihiyan. Ganun na siya. Ibig sabihin talaga hindi na siya nahihiyan. Noong una, nagtatago-tago pa eh. Ngayon, hindi na siya na. At sasabi ganun, yung nanay niyo, naglaro na talaga, nagpakawaran ha. She conceived them as acted shamefully. Nakakaya. For she said, I will go after my lovers. Who will give my bread and my water, my wool and my flax, my oil and my drink? Grabe, anong ginagawa nito? Bakit siya ba't niya binenta yung sarili niya? Kasi ang utak niya, ito yung magiging kabayaran ng kanyang mga, parang para mabuhay siya. Kikita siya dito. Last Friday, pinagsalta nila ako sa Big Friday about work. Alam niyo ba, na minsan ganyan din tayo.
Ang Diyos-Diyosan, madalas, ito ay nalalaman kung saan yung ating first sa buhay. Remember the word first, ha? First. Finances. Letter F, finances. Saan natin ginagamit yung pera natin? Malalaman mo kagad sa paggamit pa lang ng pera mo kung sino yung Diyos mo. Madalas, ang pera, ang kinukuha si Lord Shopee. Si Lord Shopee. Diba? Sinamahan pa ni Lazada. At ni Shen. At ni Temu. Lahat mga Diyos-Diyosan. Diba? At pagdating sa Diyos, huli na siya. Interest. Saan mo ano mga interest mo sa buhay? Minsan, dahil sa kagustuhan ng interest mo sa buhay, wala akong pakialam sa fellowship. Sunday lang yung pagkakataon kong mag-adventure. Bakit ko ba uubusin yan ng Linggo? I would rather go anywhere else. Motorbiking. Or maybe 4x4. Or whatever it is. Pag-isipan niyo mabuti. Ubusin ko na lang manood ng K-drama. Kasi sayang yun. Wala na, hindi ko na mapapanood during the weekday. Kaya dito na lang pag Sunday. Look at your interest. Relationships. Yung bang relationship natin talagang si Lord ba yung nanamagitan sa relationship natin na yung Diyos ko, yung asawa ko, ang aking pagtrato sa asawa ko, paano gusto ng Diyos tratuhin ang asawa ko, o wala akong pakialam? Are you following? Diba? Pagdating sa, ano na ba? R, S. Na? S. Schedule. Look at your schedule. Test your schedule. Sinong priority? Si Lord o maraming bagay pang iba? Kaya maraming tao, tingnan nyo, pag na-busy, ano unang tatanggalin? D-group. Sunday service. Quiet time. Busy ako eh, hindi ako nakapag-quiet time. Pagod ako dahil ko ginagawa. Look at your schedule. Bakit si Lord ang unang tinatanggal? Pag sobra kang in love, kahit busy-busy ka, ihahatid mo si girlfriend, susunduin mo si girlfriend, tatawagan mo si girlfriend, itetext mo si girlfriend. Ano ending? Hiwalay kayo ni girlfriend. Diba? Pag-isipan niyo mabuti, iiwan ka din naman yan eh. Pero si Lord, hindi nang iiwan. O trouble. Pag may trouble tayo, itest natin kung sino ang Diyos natin. Sinong tinatawagan natin? Pag natatakot tayo at may demonyo, sa halip si Lord ang tawagin, ang tinawag, Ghostbuster. Ano ka ba? Si Lord ang takbuhan mo. Nakukuha ninyo? Sino tinatawagan natin? Minsan pag nandun tayo sa exam, pag tatawagan natin, Lord, Lord, Lord din katabi. Uy, sagot. Bigyan mo lang sagot. Kahit kaya nga maraming tao ngayon, alam mong taksil sa Diyos. Bakit? Alang-alang sa pera. Kasi dito ako kumikita and everybody's doing it. Di bali na ako mandaya. Di bali na ako maglagay. Kasi everybody's doing it. That's just a normal practice. Di bali na hindi na ako magbayad ng tax. Bakit? Because that is but normal. And they will no longer see the difference between Christians and non-Christians. Kahit sa relationship, kahit mga hindi Christian, naghahalikan, kahit hindi pa kasal, nagkakawa ano-anong ginagawa, hanggang sa hindi, walang, ang mahalaga lang ay hindi magkaanak. Hindi kayo ito ha. Sinutukoy ko yung iba. Mga hindi taga CCF yun ng 3 o'clock. Mga taga 6 o'clock. Naintindihan yung sabihin? Wala silang pakialam. Tapos pagdating ng kasal, saka nagkakahiyaan, kiss the bride. Gusto kong batukan, pagka hindi kayo dito, kinakikiss kayo eh. Tapos, di ba parang, come on, let's be honest to ourselves. Minsan hindi natin makita yung problema natin kasi hindi tayo totoo sa ating mga sarili. Let's be honest to ourselves. Yun ang sakit nating lahat. Kaya nga, dun palang alam natin, kasi akala natin, this is my source of income. Sometimes, work is our security. Sometimes, wife is our security. Husband is our security. Sometimes, the company is our security. Hindi. God must be our security. Kasi sabi ng Lord, akala mo yung trabaho mo nagpapakain sa'yo? Ano sabi ng Lord kay Jose? Kay ano? You adulterer. Ay, sorry. Anong nangyari dyan? Therefore, behold, I will hedge up her way with thorns. I will build a wall against her so that she cannot find her path. She will pursue her lovers, but she will not overtake them. Ako na mismo mag-iingat sa kanya. She will seek them, but will not find them. Then she will say, I will go back to my first husband, for it was better for me than now. Ano siya sabi niya? Kaya naman minsan, you will end up in frustration. Lahat inabol ko na to. Lahat ng oras ko binigay ko na dito. Wala rin nangyari sa akin. Frustrated pa rin ako. Bakit? God is protecting us.
God is telling us, hindi yan ang source of security mo kasi nawawala yan. Yung company mo, magsasara yan. Itong mga bahay na ito, mawawala. But I am the one protecting you. Bakit? Tingnan niyo, sabi niya, for she does not know that it was I who gave her the grain, the new wine and the oil, and lavished on her silver and gold which they used for Baal. Diba? Yung mga ginagamit nila sa mga bagay ng mundo, hindi nila alam, ako nagbigay sa kanila ng lakas. Ako nagbigay sa kanila ng abilidad kumita. Ako nagbe-bless sa kanila. Ako nagpapakain sa kanya. Nakalimutan nila yun. Saan galing ang talino natin? God is a source of wisdom. Hindi tayo. Hindi dahil ang talino kasi pamilya talaga namin. Minsan nandun ako, nagpapalinis ako sa sasakyan. Sabi ko, Lord, ba't ganito yung naglilinis? Kawawa naman. Ay, may edad na, pero ano pa rin siya? Ganun lang trabaho niya? Paano buhay niya? Sabi niya, pasalamat ka. Binigyan kita ng tatay na nag-inspira sa'yo. Tatay na pinilit kang maging maayos. Tatay na may takot sa akin. Paano kung wala kang ganun tatay? Ikaw ang nandiyan dyan. Kaya huwag kang magmamalaki. Huwag mo isipin maliit silang tao. Kaya mga kapatid, listen to this. Kaya ang bawat tao, isipin nyo that we are the reflection of God's love. Naalala ko may isang ali. Ano siya? Nakulong, nagtatrabaho siya sa processing plant. Sa processing plant ng mga meat. Meat processing. Naku, nakandado sa freezer. Kung kayo nando doon, anong gagawin nyo? Siyempre, panjo. Hindi mabuksan. Hindi ko maintindihan yung mga freezer na ganyan. Ano? Walang pambukas sa loob. Di ba? Pagka nasaraduhan ka na, wala na. Mapipreeze ka na rin. Naku, after an hour, may nagbukas sa labas. May nagbukas sa labas. Sabi, bakit? Ay, salamat sa Diyos. Buti bumalik ka. Si Manong Guard. Manong Guard. Thank you, Manong Guard. Pabalik ka. Sabi ni Manong Guard, alam mo, kasi ikaw lang yung laging bumabati sa akin. Sa dami ng 1,000 employee dito, ikaw lang yung bumabati sa akin sa umaga. Ikaw lang din yung bumabati bago umalis. Tinuturing mo akong tao. Binukuring mo ako talaga isang mahalagang tao. Kaya naman, nung pumasok ka, binati mo ako. Pero nag-uwi yan ang lahat, walang ni isang bumati sa akin. Kaya tinatanong ko, ano nangyari sa kanya? Hindi siya bumati. Kaya bumalik ako, isip ko, may nangyari sa'yo sa loob. Kaya sabi niya, totoo nga, nasa loob ka ng freezer. Naintindihan niyo po? Kaya minsan tayo mga kapat, mga Christians, hindi pala bati, mapipreezer ka. Isa totoo lang. Minsan tayo pa yung mga suplado at suplade. Eh ito nga eh, ano na eh, talagang ang labo na nito, taksil na to, pero minahal pa rin ng Lord. Kaya sabi natin, yung sabi ng Lord, kaya naman, kaya nabibigaw sila, kaya sabi ng Lord, therefore, behold, I will allure her, bring her to the wilderness, speak kindly to her, dadating ka sa katayuan, at pagdating sa katayuan, doon ka biglang maaring tumawag sa Diyos, Lord. Puro kabiguan na lang, lagi na lang bang ganito, wala na lang, wala na. Tapos kakausapin ka ng Diyos, anak, baka naman, baka gusto mo naman lumapit sa akin. Tulungan kita. Andito lang ako. That I will give her vineyards from there and the valley of Achor as a door of hope. And she will sing there in the days and of her youth as in the day when she came up from the land of Egypt. Naalala mo when you just first came out of Egypt? Kanta ka ng kanta. Diba? The horse and rider fell into the sea. We saw with our own eyes how the Lord delivered us. Diba ganun naman? Pagka mayroon tayong problema, tapos dinideliver tayo ng Diyos, sobrang thankful tayo, at kakanta tayo sa Panginoon, Diyos, Lord, you're so faithful. You are so faithful. You're so holy. After a while, wala na yung awitin. Nasaan na? Wala na. Kaya minsan, ibabalik ka ulit sa ganun. Hindi sa gusto ng Diyos. Remember this! Don't focus on what God doesn't want. Minsan kasi, ayaw ni God to, ayaw ni God to. Hindi. Focus on what God wants. He wants you to have a better life. He wants you to have a meaningful life. He wants you to have an abundant life. Yun ang heart ng Diyos. Kaya the reason why God wants you to be faithful to Him, because God wants to bless you and bless us. Naintindihan niyo po? Pwede ko. Kaya doon ako nagpo-focus, Lord. Hindi ito pahirap sa akin. Thank you for loving me enough that you're teaching me and bringing me to this situation whereby I will follow you and it will warrant blessing upon me. Andiyan pa kayo? Hello? Nakakaintindihan? Kaya, ask God. Kaya ito ah, balik tayo sa finances. Before adding to cart, check your heart. Okay? Check your heart. Before paying a bill,
ask for His will. Okay ba yan? Ask for His will. Para hindi tayo nalalagay sa kalanganin. Okay po? When it comes to our other relationship, better to be alone than to bring the devil along. Sama ka na lang kay Lord. Okay ba yan? Hindi ko sinasabi sa mga asawa yan. Baka iwanan mo yung asawa mo, ha? Ayoko na. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pastor Bong, better to be alone than to bring the devil along. Hindi, hindi. Convert the devil to the Lord. Okay ba yan? Kaya itong sinasabi ng Diyos. Now, ang bait ng Diyos. Now, sabi niya ng Lord. Ano sabi ng Lord? Then, it will come in that day, declares the Lord, that you will call me Ishi, my husband, and will longer call me Bahali. Ibig sabihin, my Lord. Ang sarap isipin one day, at ang tingin natin kay Lord, Lord, asawa kita eh. Sweetheart. Hindi yung tatawag, my Lord, hindi. Sweetheart. Di ba? Okay ba yun? Anong tawag mo kay Lord? Di ba? Ang sarap to, sweetheart. Hindi yung heart. Tart. Anong tart? Tawagin mo si Lord, my love. Kung bakit siya sabi mo sa asawa mo, honey baby. Lord, you are my real sweetest honey in the world. Hindi na yung, hindi lang my Lord. Hindi takot na takot ako sa'yo. But every time you come, my heart is so excited because you're so loving. Are you following? The unfathomable love of God. Now, hindi natin masasakop lahat ng Hosea, pero ito po ang amazing. We have a living testimony on na-experience yung love ng Diyos that delivered her from her, yung feeling of rejection, yung feeling, yung talagang yung madilim na kahapon. Pakinggan po natin si Mitch, no? Si Mitch. Andito po siya. Mitch, saan ka na? Blessed Sunday to all of you. I'm Sharon Michelle D. Maglipon. Growing up, I was a happy child who always dreamed of becoming a famous celebrity and a mom. I had a happy childhood, but I also had a difficult upbringing. I grew up in a very dysfunctional household. My dad had two wives. He would always stay with his other wife every other day and bring her to a family gatherings and important holidays. As a result, there would always be loud arguments, screaming, rage, swearing, and violence in our home. Seeing my parents constantly hurting each other had a profound emotional impact on me. I felt lost and confused. I started modeling at age of 12. My parents supported me, but I was vulnerable and rebellious. So I was disobedient to them at that time. Without their knowledge, I joined a bikini open at 14. And since I was already earning for myself, I developed vices like partying, smoking, and drinking. At 18, I was exposed to porn. I ran away from home twice because I felt the need to be away from my chaotic family. I lived the life I thought was what was best for me. Finally, I felt free. I work hard as a bikini and lingerie model, so even though I didn't do drugs, I did smoke marijuana because that was what we were given before any event started. I became a sexy star, appeared in a sensual movies, posed for men's magazines, and competed in an international bikini fashion show. I enjoyed the lifestyle that came with my career, the attention I get from men, and even multiple sexual encounters and one-night stands I had with strangers. I felt I was on top of everything. Money, men, fame. I felt my dreams were coming true. But things changed when I got pregnant with my boyfriend. My dreams of modeling and acting were halted. Despite of having a family of my own, my sexual immoral lifestyle continued until I became pregnant with my third child. I felt this deep sense of longing as if there was a hole inside of me. I attempted suicide multiple times because I felt hopeless,
weak, dirty, and worthless. The things I hated most in my family growing up became the things I am doing in my own family. Anger, violence, sexual immorality. I got tired of living the life I thought I wanted. I sensed that something was wrong with me. I wasn't at peace, and I had the need to make a change. I bought self-help books, but still I didn't find any answers. So I earnestly cried out to God for help. It was around this time that I came across a Christian social influencer on social media. Her joyful and peaceful post made me envious and curious, which is how I found out about CCF by a Google search. I called their pastoral care for counseling in an attempt to get assistance. I had never before interacted with a Christian who prayed for me until this point. God also led me to attend Women to Women Thursdays, where I met my first spiritual family. Slowly but surely, God started to move in my life in 2016. I joined a True Life retreat where I understood the greatness of God's love for me. And out of His love for me, He convicted me of my sinful lifestyle. In response to God's love, I surrendered my life to Him, knowing He alone can change me, because I learned that my body is God's temple. I repented and confessed of every ungodly thing I did to my body. Praise God, the Lord gave me victory over pornography, masturbation, and lustful thoughts. God also moved my partner and I to get married after 12 years of living in together. Thank you, Lord. When we learned the importance of embracing God's design for marriage, by God's grace, I experienced acceptance and forgiveness from my husband for all the ungodly things I have done. By God's grace, God also moved in the life of my parents. Although my dad passed away in 2019, he accepted Jesus as his Lord and Savior before his passing. Thank you, Lord. As for my mom, she is also a follower of Christ and now is developing a deeper relationship with the Lord. Thank you, Lord. I praise God for how He pursued me and redeemed me from my broken past despite my stubbornness. It was His love that compelled me to turn away from my sinfulness and pursue the life that pleases Him. Today, I can confidently say that I am living my best life because God is the one who is leading me. To God be the glory. Praise the Lord. Praise God, no? Alam niyo po, pansinin niyo yung ano, dito lang. Tawagin ko lang po yung asawa niya, si Jim, ganun din ang kanyang mga anak, at maril si Doreen, yung kanya pong discipler, ano po. And alam niyo, pansinin niyo po yung kwento niya, no? Parehong-parehong sinasabi ng Lord, no? Kung kailan yung tuyong-tuyo ka na sa kakakausapin ng Diyos, and God will send people or situation para madali sila, tumatakbi isa, di ba? Ganyan yung mga, ano eh, mga, di ba yung mga bata, tinatawag ng magulang, lumalayo. Mamaya makikita nyo yun sa Bible. Halika. Pero praise the Lord. Ito si Jim. Ito po si Noreen. Siya po yung kanilang discipler. And praise God din po kay Noreen, no? Kahit marami siyang pinagdadaanan. And the Lord still used her to help them, no? To grow in the relationship with the Lord. And amazing, no? Pansin nyo po, yung akala natin magbibigay kasiyahan sa atin, provision sa buhay natin. Di ba? In a while, parang, wow, I'm on the top of the world. Pero at the end of the day, no, parang frustration pa rin. Anak, intindihan niyo po. And alam niyo, if you're just honest, marami sa atin akala natin masaya tayo, pero deep within, we're still asking, ito ba talaga yung buhay? Ito lang ba talaga yung buhay? And I'm telling you, God is now speaking to you. Now it's telling you, anak, be honest to yourself. Okay po? So, before I proceed, pag-pray lang natin sila sandali, okay lang? Tayo tayo muna para magising naman kayo. Sige, pag-pray natin sila.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, salamat po sa buhay ni Mitch. Thank you rin, Panginoon, sa pagmamahal ni Jim at sa buong pamilya nila, aming Panginoon Diyos. I pray, Father in heaven, to protect them from the attacks of the evil one. Thank you, Lord God, for allowing them to confidently share the story that you have in their lives. And I pray, Father God, na patuloy mong gamitin ito to reach out to many, nang sa ganon, they will also experience your love, O Lord. Your unfathomable love. And I pray, Lord God Almighty, na tunay po, Panginoon, na patuloy mo silang gamit at pagpalain sa buhay nila to become a blessing to others. Ganun din, Panginoon, kay Noreen, thank you for her life. Lord, thank you for the strength you have given her, Lord, to overcome all the ordeals that she went through, Father God, and she's going through in life. I pray to grant her also the wisdom she needs to continually, Father God, accomplish the purpose that you have for her. Again, Panginoon Diyos, salamat po. Alam ko itong mga pamilya na ito na nire-represent nila ay pagpapalain ninyo at iingatan nyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Pagpalain kayo ni Lord. God bless you. Praise God. Now, finally, just as I have told you, katulad na na-experience ni Mitch, God's love is redemptive. Salamat sa Panginoon. Ang heart niya, kung mapansin ninyo, God will give you warnings, ahabulin ka niya, warning after warning, and yet giving you hope. Kaya alam mo, pag galing sa Diyos eh, magwa-warningan ka, tapos bibigyan ka ng pag-asa. Kaya tingnan niyo, ginawa ng Lord. Isipin niyo to, ha? Then the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by her, by her husband, yet an adulteress. Even as the Lord loves the son of Israel, though they turn to other gods, I love raisin cakes. Yung raisin cakes, yun yung ino-offer nila sa mga Diyos-Diyosan. Now, tingnan nyo ito ha. Ito ngayon, itong si Gomer, sumama sa ibang lalaki, kung sino-sino siya samahan niya, hoping na ito yung kanyang magiging source of livelihood or life. Di ba? And kasi people are looking for life. Yeah? Maaring ang mga doktor, maaring bigyan ka ng mahabang years, pero si God nagbibigay ng life sa iyong years. Okay ba yan? Nasusunod na nyo? So ito naman. So ito ngayon, ito. Itong si Gomer, nasa luck. Grabe naman si Lord. Alam, sabi niya kay Hosea, just para ipinapakita niya yung si God towards Israel. Sabi niya, kunin mo ulit. Kasi binibenta na siya sa slave traders. Binibenta niya sa marketplace. No, binibenta na siya. Siguro binibid na. Ano, 14 shekels. Going once. 15 shekels. Sabi ni, hinabol ni Hosea. 15 shekels. Sabi niya, going once. 16 shekels. No, wala na akong pera. 15 shekels and 8, barley. Sabi niya ganun. Palagang tumatawad siya. So to make the long story short, nanalo siya sa bidding. Nanalo sa bidding. Ang total ng halaga ng kanyang pagbayad, parang 30 shekels. Now, narinig niyo kung ano yung 30 shekels? Yun ang halaga ng pagbili ng isang slave. Remember, si Jesus Christ pinagkanulo ng 30 shekels? Now, itong amazing part. Nung inuwi niya na, tumutugtog yung ano ko. Sabi niya, so I bought her for myself for 15 shekels of silver and a homer and a half of barley. Then I said to her, you shall stay with me for many days. You shall not play the harlot, nor shall you have a man, so I will also be toward you. Ang sabi niya, hindi kita ituturing na slave. Pero hindi ka na pupunta sa ibang lalaki, okay? Akin ka na. Hindi kita gagalawin. Bibigyan kita ng pagkakataon to spend alone by yourself. Hayaan kita dyan. So that one day, pagbalik ko sa iyo, todong-todo ako sa iyo. Para alam mo, todo ako sa iyo no matter what. Are you following? Na-experience ba yung minsan para ang layo ng Diyos? Lord, para ang layo mo. Parang you come to a point na Lord, parang di mo ako inakausap. Parang hindi ka totoo. But by that time, God will reveal Himself to us again. Biglang mo sasabi, Lord, indeed, you're the only one I need. Hello? Have you come to that point in your life na makikita mo talagang, Lord, wala na ako ibang kailangan, kundi kayo lang. And amazingly, kaya from chapter 4 on hanggang chapter 10, pinakita niya yung gantong-gantong senaryo dahil sa ginawa ng mga taga-Israelites. And true enough, nangyari ito sa kanila. Tingnan niyo po, itong mga ito, sabi niya, kayo rin magkakaroon kayo, wala kayong hari. Well, up to today, wala silang hari.
The kingdom was not brought back to them because they rejected Jesus Christ. But Jesus Christ will be coming back again, tulad na sinabi niya, and I will also be toward you. Kaya, He will come back again kasi wala silang naiintindihan. Kaya nga sabi ng Bible, listen to the word of the Lord's sons, for the Lord has a case against the inhabitants of the land because there is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land. Wala silang nalalaman. Wala silang naintindihan. Kaya ano mangyayari sa kanila? Thy people perish because they don't know God. And sa totoo lang, we are so religious and yet most of us, we do not know God. Alam lang natin about God but never experience God kasi hindi natin siya talaga inaalaw. For example, nagko-compromise lang tayo instead of allowing God to move. Eh kasi kung hindi ako nag-compromise, ito mangyari sa akin. You need to be practical. No, the reason why you don't see God at work because you're trying to be practical. Why don't you try to be spiritual? Hello? Andiyan pa kayo? Ano yung bait ng Diyos? Kahit sa buhay ko, sa financial needs namin sa buhay, hindi ko minamanipulate, nagpaparinig sa tao, kailangan ko to, ganyan. Hindi ko kailangan gawin yun. Bakit? Because God knows. And hindi pa siya nag-fail ni minsan sa buhay ko. Kaya mapapansin yung hindi ako nagkikwento sa'yo pag may kailangan. Kinikwento ko sa'yo pag tapos na. Bakit? Para wala ka nang magagawa. Tapos na. At walang magmamalaki na ikaw ang ginamit ng Diyos dahil si Lord ang gumamit ng sa atin. Are you following? Nagkakaintindihan. Kaya wala kang utang na loob kahit kanino. Bakit? Si God lang yun. Kahit sa bagay ng pag-aaral, si Lord lang din yun. Wala tayong ipagmamalaki. Kaya nga, don't just be religious. Experience God. Give Him a chance to show Himself to us. Huwag nating manipulahin ang sitwasyon. Now, tingnan nyo sabi Lord. Now, nagbago ng metaphor si Lord. Noon sa mag-asawa, ngayon sa mag-ama naman. When Israel was a youth, I love him. And out of Egypt, I called my son. No, tawag ko sa kanya, my son. And sabi niya, and the more they called them, the more they went from them. They kept sacrificing to Baals and burning incense to idols. Habang sinasabi ko, dito na kayo, lalo naman lumalayo. Anak, pumunta ka na sa akin, lalo naman lumalayo kay Lord. Lalo nagmamatigas, lalo nagmamalaki. No, sabi ni Lord, kung ako yung tatay, ayaw mo, wag mo. Kala nito, wala ka pang napatunayan, lagot ka. No? Pero si Lord, hindi ganun. Tinan mo si Lord. Laging meron. Yet, it is I who taught Ephraim to walk. Ako pa nga nagtuturo sa kanyang maglakad. I took them in my arms, but they did not know that I healed them. Pag magkakasakit sila, ako pa rin nagpapagaling sa kanila. Now, tapos sabi niya, how can I give you up, O Ephraim? How can I surrender you, O Israel? How can I make like an Adma? How can I treat you like Zebuim? My heart is turned over within me. All my compassions are kindled. Grabe, no? Isipin niyo, ganun si God, no? Paano naman kita isusuko? Anong pangalan mo, iho? Ha? Tama-tama ang pangalan mo. Paano naman kita isusuko, Christian? Eh, Christian ka nga. Diba? Paano naman kita isusuko? Nakuhan nyo, ano pangalan mo, iyo? Ha? Kala ko Christian din. paano naman kita isusuko, Jason? Paano naman kita isusuko? Paano sinasabi, no, hindi kita maisusuko. Ano ka ba? Yan ang sinasabi ng Lord. Kasi yung compassion nagbibigay ng apoy sa akin ulit eh. Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, yet I have been the Lord your God since the land of Egypt. Nandiyan ka pa sa Egypto, ako na yung Diyos mo. Hindi mo pa ako kinikilala nun. Yet you were not to know any God except me, for there is no Savior beside me. Wala na ibang tagapagligtas. I cared for you in the wilderness, in the land of the drought, kahit sa panahon na taggutom at tagtuyot. Kung mapapansin mo, kahit hirap tayo, minsan may nakakain pa tayo. And God is just telling us, ako pa rin nagbibigay sa inyan. Baong ka na sa utang, hindi mo na alam saan ka pupunta. Ako pa rin nagbibigay sa inyan. Mali-mali mga desisyon mo, pero pinabayaan ba kita? Ako pa rin nagbibigay sa inyan. Lord, po, pagpag na lang kinakain ko, at least may napapagpag ka ba, galing din sa akin yan. Kasi pwede namang hindi ko ipatapon yan. Hello? Nakuha? Hindi kita pinababayaan. Kaya nga meron pong kwento, pinakamaruming tao sa balat ng lupa.
hindi naliligo for 60 years. Ang kinakain, marurumi. Nakita ng tao, kinawaan. Nung kinawaan, naligo. Kumain ng malinis, namatay. Kaya, doon yung maintindihan, wala sa kalinisan, wala sa karumihan, nasa kamay ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Nakuha, may mga ilan pa nga, hindi ko sinasabi sa inyong manigurilyo na lang kayo ha, hindi naninigurilyo, kung kailan, naninigurilyo, nung tumigil, saka nagkasakit sa lungs. Doon pa lang kasi lumabas. Pero, mapapansin nyo, bakit ganun nangyayari? Kasi nga, doon mo lang paintindihan sa inyo na ang buhay natin nasa kamay ng Diyos. Wala sa galing natin, wala sa usay natin. So, sabi ng Panginoon Diyos, as they had their pasture, they become satisfied, and being satisfied, their heart become proud. Therefore, they forgot me. Pag, di ba? Pagka nangangailan tayo, Lord, Lord! Pagka busog na naman tayo, forget the Lord. Minsan nga, kakain na lang eh. Pag sabi ng tayo, mag-gutom na gutom, Lord, gutom na gutom na kami. Nung dumating na yung pagkain, sinubo na, saka lang maalala, ay, Lord, thank you, ha? Ninunguyaan na sa kanan, thank you pala sa pagkain na ito, Panginoon Diyos. Ano ba yan? Di ba, andali natin makalimot. Ganun tayo. Ang bilis natin makalimot. Kaya sabi ni Lord, ito yung redemption ng Diyos. Return, O Israel, to the Lord your God. You have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord. Say to Him, take away all iniquity and receive us graciously. Ano sinasabi niya? Paglapit mo sa Panginoon Diyos, talagang aminin mo yung kasalanan mo. Now, maaari sabihin mo, eh, hindi ko na maalala lahat. Hindi ka naman kinajudge ng Diyos dahil sa kawalan ng memory. Di ba? Pero at least alam mo kung saan ka nagkamali para masabi mo sa Diyos, parang ganoon, alam mo rin kung ano yung dapat gamutin para sa'yo. Nasusundan po natin. Now, kaya sabi niya, then receive us graciously. Kaya take away all iniquity. Sabihin mo sa Lord yung kasalanan. And sabi niya, O Ephraim, what more have I to do with idols? It is I who answer and look after you. I am like luxurious cypress. From me comes your fruit. Remember, everything that makes you productive, galing yan sa akin. Friends, this is our God. And I would like to end with Psalm 107. They wandered in the wilderness, in the desert region. They did not find a way to an inhabited city. They were hungry and thirsty. Naligaw sila, gutom na gutom. The soul fainted with them. Listen, and here's the grace of God. They cried out to the Lord in their trouble. He delivered them out of their distresses. Sino nagligtas sa kanila? Si Lord. I don't care what you are going through in life. Cry out to God. Because His love is redemptive. Are you following? Now, hindi lang yun. Let them give thanks to the Lord for His loving kindness and for His wonders to the sons of men. For He has satisfied their thirsty soul and the hungry soul He has filled with what is good. Huwag ka lang makinig. Sabi mo, yung maging totoo lang, Lord, uho po ako, parang tuyong-tuyo po ako sa loob eh. Lord, satisfy me as you promised. At ito pa. There are those who dwelt in darkness, in the shadow of death. Halos mamamatay na. Prisoners in misery and chains because they had rebelled against the word of God. Bakit sila nasa misery at para sila nakatinigala? Kasi they rebelled against God and spurned the counsel of the Most High. Wala silang pakialam sa Diyos. Therefore, He humbled their heart with labor. They stumbled and there was none to help. Then, they cried out to the Lord in their trouble. Mayroon ba silang ginawang patunay para magbago? Hindi. They just cried out to the Lord. He saved them out of their distresses and brought them out of darkness and the shadow of death and broke their bonds apart. That's redemption. Now, hindi lang yun. Fools, because of their rebellious way and because of their iniquities, were afflicted. Nagkasakit dahil sa katigasan ng ulo nila. Their soul abhorred all kinds of food. Hindi na sila makakain. They drew near to the gates of death. Halos mamamatay na. Then they cried out to the Lord in their trouble. He saved them out of their distresses. He sent His words and healed them and delivered them from their destruction. Because God's love is redemptive. Kung nasa pakiramdam mo, nasa sukdulan ka na ng kadiliman, di mo na alam mo nang gagawin mo, then cry out to God because God is loving and He is redemptive. Kaya sabi nang hindi niya pinagkait ang kanyang sariling anak. Friends, all of us are like Gomer. Lahat tayo, para tayong si Gomer, punong-puno ng sarili. Kaya sabi nga ni Lord, look at this. Because that which is known about God is evident within them. Alam naman nila may Diyos. Because God made it evident to them. Tingnan nyo na lang, yung katabi nyo, subukan nyo lang. Kita nyo may Diyos eh.
Subukan niyo tusukin ang mata niyan. Grabe mo ipikit. Grabe namang design niyan. Hindi yung mga robot nga, ang hirap-hirap gumalaw eh. Pero tayo parang ang smooth ng paggalaw ng mata, yung reflexes, ang bilis. Sobrang galing. Hindi nyo malapansin, pag nilalamig kayo, biglang tumatay yung mga balahibo nyo para mainitan. Kayo ba sa inyo nagre-reklamo? Bakit inahayaan yung mga nakadamit dito na naka-string lang, ganyan, naka-spaghetti lang, tapos nung tataas, aircon will do that. Hindi mo kailangan suwayin yan. Yung aircon, pag nalamig yan, maghahanap din ng jacket yan. May ba? Kaya, pag-isipan niyo mabuti, alam natin the invisible attributes, His eternal power, divine nature, have been clearly seen, being understood what has been made so that they are without excuse. Pero anong ginawa natin? For even though they knew God, they did not honor Him as God or give Him thanks, but became futile in their speculation and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools and exchanged the glory of incorruptible God for the image of the form of corruptible man and birds and four-footed animals and crawling creatures. Ano sinunod natin? Sarili nating kaunawaan. Instead of submitting to God, di ba ganun na ganun tayo? Parang gomer na gomer. Alam natin may Diyos, pero hindi natin siya ginagalang. Pag-isipan ninyo. Kahit sa service, kung ako presidente at kausap kita ngayon, pakialam ko makikinig ka mabuti. Presidente ako eh. Pero kung ako representative ng Diyos, may sinasabi si God sa'yo. Kung totoong ginagalang mo si God, magigalang mo siya eh. Pero ang ginagawa natin, tinutulugan nga lang natin eh. Naintindihan ko kayo kasi pagod kayo. Naintindihan ko kayo. Kasi hindi natin naiisip si God. Ang naisip natin, pagod ako eh. Pero when we think of God, I don't care how tired you are. I'm talking to God. Hello? Ganon din sa pagbabasa ng Bible. I'm not reading an ordinary book. I'm listening to God. Kaya dun pala maintindihan na natin. Kaya, let me end by saying this. Thank God that His love is redemptive. Bakit? At itong sabi ng Lord, and I will surely end. Sabi ni Lord sa Colossians, for He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creations. Masusundan po, He rescued us. Friends, kung meron akong pagpapasalamat sa Diyos sa inyong lahat, pagkatapos natin ng service, hindi kayo nagmamadaling umuwi. You still want to sing a song to God and saying, God, thank you for your love. Kasi minsan, yun ang oras na binigay sa atin ng Diyos. Bilang pa tayo ng bilang. Ay, tagal na niya. Hindi. Kung yung mahal mo, kahit nasa alas 12 na ng ating gabi, pag sinabi mo, uwi na ako, ago po eh. Mag-i-stay ka pa hanggang alas 12 eh. Pag alas 12 na ako, sige, uwi na ako. Sige, ingat ka. Tawagan mo ko ha. Tatawag ka pa rin. Tapos mag-uusap na naman kayo hanggang maging telepono yung tenga mo. Bakit? Mahal mo eh. Pero pagdating kay Lord, wala na ako oras sa'yo, Lord. Tapos na. Sobra ka na. More than 2 hours ka na. Uwi na ako. Wala tayo magmadali. Mahalin natin ang totoo si God. And He will take care of your concerns. Nagkakanid yan? Mahalin natin ang totoo si God. Because He saved us. Shall we just bow down our heads and close our eyes? Friends, ikaw lang nakakaalam ng totoong puso mo sa Diyos. If you want to experience God, and be, God is telling you, balik ka na. Balik ka na. If you know that you're like a gomer, and you admit it, balik ka na sa Diyos. Huwag ka na magmatigas. Mahal na mahal ka ni God. Hindi ka niya kukutsain. Hindi ka niya susumbatan. At sasabihin niya, Lord, tatakot po ako kasi baka hindi ko kayanin eh. Ako na mismo ang tutulong sa'yo to protect you para maging faithful ka sa akin. But you listen to my instruction. You follow me. Come, and I will give you rest. Kapatid ko, ikaw ay kinakausap ng Diyos, humbly raise your hand to God and say, ako po yun, Lord. I admit that I'm like a gomer to you. Lord, I want to be faithful. I want to love you faithfully. Kapatid,
Huwag kang magmalaki. Just be honest to God. Yes. Yes, huwag kang mahiya. Just raise your hand to God. Lord, you know me. Yes, yung mga nasa taas. God is speaking to you. If God has never been first to your life, remember, Lord, I want to be faithful to you. I admit that I'm like a gomer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa mga nagtaas ang kamay, sabi mo, Lord, bumabalik ako sa iyo. Lord, hindi kita ginalang the way I should. Panginoon, nabuhay ako, Panginoon, nang wala akong tunay na pagtagi sa iyong salita. Patawarin ninyo ako. And salamat, Panginoon Diyos, dahil dilala mo ako dito para marinig ko to upang kausapin mo ako puso sa puso. Nang sa gayon, Panginoon Diyos, makapanumbalik ako sa iyo at maranasan kita bilang aking asawa. Na masasabi kong hindi na lang kayo, Panginoon, kundi kayo po ang aking mahal, ang aking sweetheart. Panginoon, salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Salamat po na sa kabila ng pagkakilala niyo sa amin, sa akin, minahal ninyo ako. Alam niyo magiging future tendencies ko, pero minahal niyo pa rin ako. Namatay pa rin kay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Nabuhay kayo magmuli, binigay niyo pa rin ang banal mong espiritu para sa akin. Hindi mo ako pinabayaan. Patuloy mo akong sinusustentuhan. Patuloy mo akong binabantayan. Patuloy mo akong ginagabayan. Kahit Panginoong Jesus, tulungan niyong maging refleksyon ako ng pag-ibig mo sa ibang tao. Na hindi ako susuko at sasabihin wala na akong pakialam sa iyo. Na hindi ko sila itataboy, kundi papakita kong yung pagmamahal na meron kayo para sa nakatulad ng nararanasan ko sa iyo. Lord, tulungan mong mai-reflect ko ng mabuting ang inyong walang di masukat na pag-ibig sa mga taong nakapalibot sa akin, nang sa gayon lalo silang mapapamahal sa inyo dahil sa patutuong pinamamalas Diyos sa pamamagitan ng buhay ko. Kaya sinusuko kong buhay ko sa inyo ngayon. Panginoon, balutan po ninyo ako ng iyong kapangyarihan. At Panginoon, salamat na hindi ko na lamang kayo, Panginoon, kundi kayo ang aking sweetheart. Thank you, Jesus. Thank you, God. We love you because you first love us. Thank you, Father. Amen. Amen. Good day, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Patrick. Opo, maraming salamat po, Pastor Bong, sa binahagi niyong mensahe kanina. Nakaka-bless po kayo. Para po sa ating unang katanungan, anong encouragement mula sa salita ng Diyos ang pwede nating ibahagi para sa isang tao na tingin sa kanyang sarili ay masyadong marumi o makasalanan? Ayan, alam mo, nakapapasalamat sa Panginoon kasi una-una, sabi ng Lord, naparito siya para sa mga may sakit, no, hindi para sa mga malulusog. And He was referring to spiritual health. Kaya kung nakikita nating marumi tayo at makasalanan, inaamin nating may sakit tayo. Katulad sa sabi sa Psalm 107, dahil sa katindihan ng iyong kalalagayan, then, pansin mo, they cried out to the Lord, and the Lord answered them. Talagang niligtas sila ng Diyos, pinatawad sila ng Diyos, ganyan. So, yun din ang masasabi ko na walang masama na hindi kayang patawarin ng Diyos dahil He died for all of us who sinned against Him. At walang bagay na kabutihan natin para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Katanggap-tanggap tayo dahil kay Jesus Christ. Kaya sa halip na i-meditate mo yung gagawin mo para sa Diyos, i-meditate mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Kaya sa halip na isipin mo yung pagmamahal mo para sa Diyos na pabago-bago, isipin mo yung pagmamahal ng Diyos na hindi nagbabago para sa atin. Praise God. Pastor Bong, maraming salamat po sa iyong kasagutan. Para lamang po sa ating ikalawang katanungan, mahal pa rin ba tayo ng Panginoon kahit na patuloy tayong namumuhay sa tawag ng laman?
Ayan. Alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi naman tayo minahal dahil mabait tayo o kaya naging matuwid tayo sa pananaw niya. Minahal tayo ng Diyos kahit makasalanan pa tayo. Kasi sabi ng Bible, and God demonstrate His love toward us in that while we were yet sinners, He died for us. At sa bandang, sabi niya, while we are still His enemies, di ba? He died for us in order for us to be reconciled to His Father. So napaka-importanting mailagay natin sa isip natin yon. Ngayon, ang minsan nagdududa tayo kasi minsan tuloy pa rin tayo nabubuhay sa laman. Bakit hindi mo hingin sa Diyos na tulungan ka rin niya? Kasi sabi ng Lord, and the grace of God that saved us all, sabi ng ganun, appeared to all of us, giving us instruction to say no to ungodliness. Don't look at the grace of God na para lang dahil makasalanan ako, tutuloy ako, tapos mahal pa rin niya ako. Hindi. Look at the grace of God as your ability to say no to ungodliness. Kasi huwag nating isipin yung ayaw ng Diyos. Isipin mo yung gusto ng Diyos para sa'yo. Ikaw ay gusto niyang magkaroon ng magandang buhay, maayos na pamumuhay. Kasi to live a life in the flesh, hindi nakakatuwa yun. Ang sakit ng consequences. Kaya ayaw ng Diyos tayo doon. Kaya gusto niya, mabuhay tayo sa kagustuhan niya, tayo magkaroon ng magandang buhay. At hindi natin kaya, but God's grace ang tutulong sa atin to overcome. At kaya salamat sa Diyos, because of His grace, binigay niya ang banal na Espiritu to fill us and help us to overcome challenges and temptations. No? Kaya part ng prayer, lead us not into temptation, but deliver us from evil. All right. Remember, say no to ungodliness. Yeah. Tama, Pastor Bong, no? Para sa katlong katanungan, Pastor Bong, maaari ba nating takasan ang pagmamahal ng Diyos sa sarili nating lakas? Una-una sa lahat, nung hinango tayo ng Diyos, hindi naman dahil sa ginusto natin eh. Si God ang nauna eh. Kaya nga lagi siyang una eh, di ba? Kaya yung pagmamahal niya, siya ang humimok sa atin. Siya nagpakita ng pagmamahal eh. Kaya nagre-respond lang tayo. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa Bible, sabi nga nun, we love because He first loved us. Ngayon, paano natin tatakasan yun, di ba? Kung ayaw nating tanggapin yung pagmamahal, parang kahit sa anong magkakaibigan, kahit sabi mo, ito yung pagmamahal ko yung binibigay sa'yo. At sabihin ko, wala akong pakialam sa'yo, Patrick, at huwag mo akong pakikialaman. Obviously, yung pagmamahal na binibigay mo, hindi ko mararanasan because ako nagsara ng pinto. Di ba? Ngayon, tinakasan ko ba si God? Hindi. Ang Diyos naghihintay sa'yo. Kaya nga, hindi pa siya mamabalik, sabi ng Panginoon eh. Bakit? Kasi He does not want anyone to perish but for everyone to come to repentance. Pero kung sakaling ayaw mo pa rin at namatay ka na, pasensya na. Kasi si God, may hangganan din yun eh. Kumbaga, kung namatay ka na, wala ka ng pagkakataon to make a decision. Kaya, walang magagawang Panginoon but to for you to suffer the consequences of your choice. Kaya naman, huwag na nating sayangin ang pagkakataon. Ngayon pa lang, the mere fact that God is speaking to you, God is using people to speak to your heart, huwag mo yan tanggihan. Kasi don't harden your heart. Kapag hinarden mo na yan, hindi mo na maramdaman talaga yung pangungusap ng Diyos. Diba? Naging callous na yung conscience natin, naging callous na yung heart natin. Kaya naman sabi ng Lord, call upon Him while He may be found. Huwag mong antayin na hindi mo na siya makikita kasi nga wala nang pagkakataon. Kaya, since God loves you so much, respond to His love now. Don't wait for tomorrow may be too late. Alright, maraming salamat Pastor Bong sa inyong pagsagot ng aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin kayo sa isang Night of Learning on April 23 at Night of Worship sa April 24 with none other than Matt Redman, live dito sa CCF Center. Get your tickets from ticketmax.ph and for more information, bisitahin nyo lamang po ang facebook.com/CCF Exalt Worship. Be sure to get yours because slots are running out. And that is for CCF Sunday Fast Track. God bless.